Good morning! So guys, for today's video, isishare ko sa inyo yung mga nalaman ko dito, mga bagong balibalita sa Hungary, guys. So, hindi po ako taga-immigration, guys. Isa lang din po akong OFW dito sa Hungary. Gusto ko lang ishare at para ma-aware din yung mga bagong mag-a-apply pa lang papunta dito sa Hungary. So guys, sa hindi ko pa umpisahan yung video ko, paki-subscribe naman guys. And thank you so much pala guys sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Hindi ko na kayo maisa-isa. Alam niyo na kung sino kayo. Happy po ako guys kasi naka 600 subscriber na tayo. So kung ikaw guys ay hindi pa naka-subscribe sa channel ko, paki-subscribe naman guys para naman ma-challenge pa akong gumagawa ng mga video at magbigay pa sa inyo ng mga karagdagang kaalaman about dito sa Hungary. So, para ma-update ko na rin kayo guys kung may mga bago kayong mga malalaman ko dito, i-update ko rin kayo guys. So, paki-subscribe naman guys and thank you so much sa lahat-lahat ng nag-subscribe, nag-share and nag-like ng aking video. So, ito na guys, bulong-bulongan dito guys, na magbabago daw yung mga law ng Hungary. So, yung mga narinig ko guys, matagal-tagal na itong narinig ko eh. Kaso, ngayon lang ako nakagawa ng itong video na to, kasi nga, nagkasakit kasi ako guys. So, ngayon lang medyo na okay yung boses ko. Kaya, ngayon ko palang ito nagawang video. So, hindi pa naman siguro totally late para i-inform ko sa inyo. Pero, at least, malalaman nyo. So, sa lahat po ng mga nag-a-apply at mga kapwa ko kababayan, sana makatulong tong video na to. So, ang mga narinig ko dito guys, starting January hanggang katapusan ng February, nag-stop ng processing yung immigration. Bukas po sila pero hindi po sila natanggap ng mga nagpa-process ng mga documents. So halimbawa yung nandito ka sa Hungary at yung working permit mo pa-expire siya ng January. So, automatic extended po siya, guys. So, pag open nila ng by March, pwede kayong mag-renew agad kasi automatic yun. Automatic siyang extend yung ID nyo. Ngayon, ito na nga yung mga bago daw na rules nila, guys, na yung kontrata natin 2 years tapos plus 1. Ang pinirmahan talaga natin na kontrata, merong 1 year, merong 2 years. So, kung ang iyong kontrata mo, kagaya ko dati, ang kontrata ko is 1 year. Tapos, pagdating ng 1 year, pinapirma uli ako ng continuous na contract, another 2 years contract. So, 3 years na siya. Tapos, itong by August, matatapos na yung kontrata ko na 3 years. So, need ko daw mag-exit, guys. So, sa bago daw na rules, idaw ko lang, guys, kasi wala pa namang talagang totally na clear na may announcement. So, ngayon daw na coming 3 years ako dito, ngayong August, kailangan ko daw mag-exit. Tapos, ang bulong-bulungan pa guys, wala daw magagawa yung company mo or yung employer mo na pastihin ka dito once na nag-approve yung immigration ng bagong law nila na exit ka talaga. So, ang hindi pa lang namin alam guys kung talaga mag-exit ng Pilipinas or kagaya ng ibang country na mag-i-exit ka lang din sa mga kabilang country. Kasi may napanood akong video dati guys or may napanood din akong movie na naghihintay sila ng mga visa nila sa part ng Middle East yun. Tapos, nag-i-exit sila sa kabilang country din na malapit lang din sa country nila. So, dito sa Europe, hindi ko lang alam kung ganon ang sistema or talagang uwi ka talaga ng Pilipinas. So kayong mga nag-a-apply guys, itanong niyo muna sa employer nyo kung once na uuwi kayo, sagot ba nila yung pamasahe
na balikan kasi medyo pricey din yun, guys. At itanong nyo rin sa agency nyo, I mean sa employer nyo, kung kailangan nyo pa ba magbayad ng panibagong placement. Kasi parang ang nangyari kasi dito ngayon sa Hungary, guys, same dati sa Taiwan, kasi Taiwan ako galing, sa mga hindi pa nakaalam, no. Dati kasi sa Taiwan, yung hindi pa umabot sa 12 years na pwede ka magstay doon, dahil matagal na rin akong OFW, dati nakatry ako ng 2 years plus 1 year din na contract, exit ka talaga ng Pilipinas. At pagbalik mo ng Taiwan, panibago na namang placement. So, dito sa Hungary, guys, hindi ko alam kung ganun din ba ang sistema. Kasi wala pa naman talaga silang formal na nilabas na ganun. Kasi nga, inaayos pa lang nila. So, yun yung una, guys. 2 plus 1. Tapos, 3 years na contract. Pagkatapos, exit ka. So, palagyan natin exit ng Pilipinas. So, yun yun. Pangalawa, guys, na narinig ko, hindi mo na pwedeng kuhanin yung pamilya mo na dalhin mo dito sa Hungary. Kung resident ka na dito, or I mean, oo, yeah, kung resident ka na dito, hindi mo na daw pwedeng kuhanin yung pamilya mo na nasa Pilipinas. Kasi dati, pwede mong makuha yung pamilya mo at dalhin dito at dito na kayo manirahan. Pero ngayon, hindi na. Kung OFW ka lang. Pero, kung asawa mo ay Hungarian or EU person, at pwede kayong manirahan dito. Pero pag ano ka lang, OFW ka lang, guys, hindi siya pwede. Pero pwede kang magstay dito as long as gusto mo. Kasi parang open contract naman dito eh. So, yun yung mga narinig ko, guys. Pero wala pa talaga siyang talagang formal na information galing sa immigration. Kasi as of now, guys, nag-stop talaga ang processing ng immigration. So, by March, abang-abang na lang tayo, guys, at i-update ko rin kayo kung may mga bagong update dito para malaman nyo rin. Kasi, alam ko, mahirap din yung mag-decide na padalos-dalos. So, mag-isip muna kayo, guys, kasi meron ding mga ibang country na pwede namang doon kayo mag-apply at pwede nyong dalhin yung pamilya na doon. Dito kasi, nagbago na. Hindi ko alam kung ano ang mga rason. So, hindi ako eksperto sa mga ganyang mga ano, guys, no. Narinig ko lang din at nabalita lang din dito sa Hungarian news yung mga ganyan. Pero yung immigration, wala pa talagang binigay na formal na information. So, sana, guys, makatulong tong video na to sa inyo at may napulot kayong magandang balita. So, paki-subscribe naman, guys, and thank you so much sa inyong lahat, sa panonood nyo. At paki-subscribe naman, guys, sa subscribe button dyan sa aking YouTube channel para next time na mag-update ako about dito sa Hungary, manotify po kayo. So, yun lang, guys. Thank you so much.